Papakita ko na sa inyo kung ano yung naging... Papakita ko na sa inyo ano yung kinalabasan ng ating powder... ating. Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Ang makeover natin today is yung powder room namin. Itong nasa likod ng door na to. Dahil mag-makeover na rin tayo nitong buong tiny house simula sa loft, itong floor na to. Naisip ko, unahin na lang tong room na to dahil maliit lang naman siya. And it's about time na siya naman yung bigyan namin ng pansin. Ako personally, pagdating sa mga powder room, dun ka pwede mag-experiment ng wallpaper, ng color, ng kung ano-ano. Pwede kang maging mas bold. Mas small space lang yan eh. So, pwede kang maging ano, mas creative sa kanya. Super excited ako ipakita sa inyo tong room na to dahil actually tapos na namin yung makeover. Mga 4 days siyang ginawa pero yung iba doon parang half day lang eh. So siguro sabihin mo 2 to 3 days lang dapat matapos na yan. But of course, bago ko i-share yung reveal, pakita ko lahat ng process, yung pag-shopping natin, ano yung mga binili kong mga bagong fixtures sa kanya. Before we start, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Ito yung powder room namin ngayon. Hello! Itong cabinet, pinalagay ko dito para dito nakalagay yung mga... Ano ba nakalagay dito ngayon? Kalat lang yung nakalagay dyan. Pero supposedly, yan yung cleaning supplies namin dito. So, ayan yung sink namin. Papalitan na yan. Super favorite ko talaga tong wallpaper na to nung pinabit namin. Like, love na love ko siya. Actually, love ko pa rin naman siya hanggang ngayon. Pero... time na for a change. Dahil, grabe to, tignan nyo, tumuklap na siya dito. Kasi may time na may nag-leak ng sobrang lakas ng ulan, sobrang basang-basa to. So, syempre, pag wallpaper, hindi talaga uubra kapag ka nababasa, kaya ganyan. So, ang plano dito, papalagyan ko na to ng parang kahoy, paikot ledge, parang hindi na naka-wallpaper itong malapit sa window. Pero, yung wallpaper ko pa rin tong upper part natin. Ayan, tapos yung lower, pipaint to lahat, ceiling, paint, wallpaper, tapos papalitan din namin itong mirror, papalitan yung sink. Ang makikip lang dito na pareho is itong sahig na nilagay namin before pa. Yan lang yung matitirang pareho. Tsaka itong toilet, syempre. Kaya simulan na natin itong pag-aayos namin ditong banyo sa third floor. Abangan nyo lahat ng gagawin natin dito. Halika, start na tayo sa makeover natin. Ayan na, nagtatanggal na tayo ng wallpaper. Actually, hindi tayo, si Kuya ang nagtatanggal ng wallpaper. So basically, ang sabi niya, para magtanggal ng wallpaper, ito yung traditional na, hindi yung mga sticker na type. Babasain mo muna yung wallpaper, as in yung bonggang basa, para mag-loosen yung dikit niya. Kaya nga, ito natanggal, di ba? Kasi nung nabasa siya, naging ganyan siya. So, kung magtatanggal kayo, basain nyo muna, tapos bagay nyo i-peel off. Bye-bye wallpaper! 5 years ka na rin. Tanggal na lahat tapos nagpipaint na rin ng primer na white. Ayan o yung ceiling, white na. Dati kakolor niya ito, grayish green. Ayan. Pero yung baba gagawin natin like dark charcoal naman. So I'm here at home store ngayon and bibili tayo ng sink, ng faucet at kung ano pang accessories para dun sa powder room natin. Halika, tingin tayo. Bali sa sink na hinahanap natin kasi ang liit nga ng space natin, diba? So hindi ko magamit yung talagang ibang mga options dito. Actually, ang daming magaganda dito ito. Ang cute nito, ito rin. Kaso, hindi kasha eh. So limited tayo, dun lang tayo sa mas maliit. Itong tatlo yung pinagpipilian ko. Itong concrete, itong gold, or itong black. Yan yung size na eksakto dun sa space natin. Ganda ng kulay. Kaso mas malalim siya kaysa dun sa kailangan natin. Ulitin ko kaya. Okay. Maraming color ito, di ba? For now, it will become so green. Yeah, pero kahit yung green, ang ganda eh. With the gold. Kasha. So, ito na yun. Final na siguro. Siguro pa rin. So, ito yung concrete finish nila. Ang ganda. 4. And, ito yung gagamitin ko. Parang matte na ano, na gold. Ang cute. Tingin naman tayo ng mirror and parang ito. Ang ganda yung round na mirror. Though, dahil gold na yung faucet natin, pati yung ibang accessories. Baka i-black ko na lang yung mirror. Meron din silang black nito. So, dalawa yung size nito. Doon tayo sa mas maliit dahil nga, maliit lang yung space natin. Pero, yan, meron siyang malaking ganito. Perfect din to kung sa mga ano, yung foyer nyo. Parang ganda nung ganitong mirror.
Day 2 nung ating powder room makeover. Ayan na siya. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa natin ngayon. Pa-install na nila itong molding na binili ko. Basically, baseboard to, pero pinakabit ko pabaliktad. Tapos, nagpalagay pa ako ng 1x1 dito sa ibabaw. Naka-frame yan, tapos maglalagay pa kami ng cornisa dyan. Ito, nakaikot yan dito. Ano? Ayan na yung mga kahoy natin. Para saan to? Ito yung sa ano? Lababo. Sa lababo. Yes! Ito yung sink setup natin ngayon. Ito yung binili natin. Ang ganda o. Parang concrete finish. Tapos, parang, atag ito, brush gold na faucet natin. And ito yung dilemma. Iniisip namin kung paano namin ikakut. Anong shape nito? Kasi, ayan. Ito na yung toilet. So, hindi pwedeng square to. Dapat, medyo naka-angle siya ng ganyan. Yung magmumukha tong corner na sink. Madami nang naganap dito sa day 2 natin. Ito na sila, kuya. Aside from dun sa mga molding, pinaparepaint ko yung loob nitong utility closet natin. Dyan lahat ng mga cleaning supplies. Tapos, naikabit na rin tong... Excuse, ayan. Dyan nakapatong yung sink natin. Tapos, ito pa ikot hanggang dito. Naka-tiles. Saboy na black na tiles yung binili ko. Bevel din pa. Ganda, oh. Dali, go! Ayan na. Day 4 and final day nitong bathroom makeover natin. Pero hindi ko napapakita yun sa inyo kasi patapos na siya. So, ito yung ginagawa nila kanina. Nag-install na sila ng wallpaper. Ayan siya, ini-install na iba. Pero, yan lang muna yung papakita ko. Ito yung mirror natin. Kinuha din natin from Home Store. Tignan natin kung kasha dito. Hi! Kasha, hello! Perfect. Eto na, finally, after nung pag-shopping natin and yung 4 days nating pag-aayos, papakita ko na sa inyo ano yung kinalabasan ng ating powder room makeover. Alika! Hindi ko alam paano ko ba itutour sa inyo tong room na to kasi ito na yun. Ito na yung buo. Pero ang ganda, super happy talaga ako sa kinalabasan niya kasi ito yung inimagine ko talaga siya before pa nung bago kami mag-start nung makeover. Inimagine ko ano ba yung gusto ko maging itsura nito, ano yung look. So, ito na siya. Ito na ini-imagine ko sa kanya. And start tayo dito sa sink area. Before yung sink dito is yung maliit lang na white na parang ceramic. Naghanap lang ako before nung maliit lang na sink na parang pinakamura ganun. Sabi ko, oh, okay na yan, pwede na yan. So, alam ko na nung mag-makeover tayo, yan yung una kong papalitan kasi before hindi ko talaga siya pinag-isipan. And ito yung pinalit natin sa kanya. Itong concrete sink na to, sobrang ganda. Tapos ito yung faucet natin, ang gold, ang ganda. Tapos ito yung pang-open ng water. And of course, gold din tong nasa gitna para match sila lahat. Nakita niyo na nag-makeover tayo yung plywood una hanggang dito. Pero alam ko naman na hindi yung naubra kasi ito na yung toilet. So, ginawa namin siya ng parang corner sink na lang. Naka-angle siya ng ganyan. Tapos, pinatiles ko din tong corner na yan para dun sa sink area. Para makita niyo. Ayan, subway tile siya, tapos beveled yung subway na to. And yung pinili kong grout dito is para siyang beige. Actually, medyo kakulay niya to. Pinili ko yung closest dito sa color nitong sink natin. Tapos, for the counter, ayan, bumili lang ako nitong tiles. Naganda na ako dito sa design na to kasi ang simple lang yan. Meron siyang konting greens. Ayan, ito yung pinili natin. Ang cute to. Then, para dito sa border, dahil syempre tiles lang nga yan, nilagay lang namin tong wood na to na terno dun sa wood na in-install natin dito sa buong CR. So, nag-stand out itong area na to. And of course, itong mirror. Hi! Hello! Wait, post muna tayo. Ayan, hi! So, ayan, sobrang ganda nitong mirror na to. Black lang siya na metal. Tapos, sobrang bumagay siya kasi black nga itong tiles. Tapos, itong wood natin, ito yung nagbibigay ng warmth dito sa space natin, lahat ng kahoy. Tapos, ayan, in-installan namin ng wallpaper. Ito uling upper part. Ganda. So, di ba, very woodsy. Sabi ko sa inyo, pagdating sa powder room, talagang okay, mag-experiment lang kayo. Kasi maliit lang tong space na to, mas madali siyang palitan pag nagsawa na kayo. Or mas hindi rin kayo magsawa dito kasi hindi naman kayo nag-stay dito ng matagal talaga. So, pwede kayong maging mas matapang pagdating sa mga powder room nyo, ganyan. Itong sink natin, itong lahat ng fixtures, yung mirror, actually pati itong bidet, gold din yung kinuha ko. So, lahat ng mga yun nakuha ko from Home Store kung saan tayo nag-shopping kanina. Ayan, no? Ang ganda nila. Then, dito naman sa kabilang side is itong
itong toilet area natin. Ayan. Itong toilet, hindi na namin pinalitan as is na yan kasi wala namang issue sa kanya. And isa rin sa pinaka-favorite ko na ginawa natin dito is lahat ng wood trimming, lalo na dyan sa window, itong dito sa wall. Before kasi yung wood na nandito sa powder room, maliit lang yun and mababa ata siya, parang nandito ata yun. Nakapaikot siya, parang ginamit ko lang siya to separate yung wallpaper nga nun and yung paint dito sa baba. So for this one, same concept siya pero mas intricate na talaga and mas malalaki na yung kahoy na ginamit natin. Ito, pina-frame namin to. Actually, ito baseboard to. Oh. Pero pinagawa ko na lang siyang frame. Tapos naglagay pa kami ng cornisa dun sa taas. Tapos naglagay pa ako pa ganito dito before wala rin tong kahoy sa gilid. Para meron tayong platform para dito sa mga plants natin, ganyan. Tapos naglagay na kami ng border paikot na dito. Nagkakaroon ng talagang parang architectural detail yung space and nagmumukhang mas mahal yung space dahil lang sa mga ganyang detalye na ilalagay nyo. Then itong lower part naman, pati itong storage natin, utility closet, pinapaint ko lang ng parang dark na charcoal gray. Medyo warm gray siya kasi titignan mo, ito yung existing natin tiles. Ayan, bumagay pa rin siya, hindi siya off. So ngayon, wala tong laman, pero pina-repaint ko lang. Diyan yung utility natin, cleaning supplies, valise, mop, or something. Ang dami niyan, dalawa siya ganyan. So, ang dami natin pwedeng lalagyan ng mga panglinis dito sa bahay. Tapos dito, naglagay ako ng konting artwork lang sa ibabaw niya. Ang na-imagine ko kasi ito, hahaba to eventually, tapos mag-flow siya hanggang dito. Para, ayan, mag-balance yung space. Ang ganda niyan. Pinalitan din namin tong ilaw dito. Kasi originally, para siyang wrought iron chandelier yung nakalagay dyan. Actually, sobrang love namin yun. Ang ganda ng piece na yun. Pero, dahil ang daming dinagdag na details, like yung wood, yung wallpaper, mas busy na, mas maraming nagaganap dito. Medyo nagka-clash na yung design ng chandelier dito sa space. So, I decided na palitan na lang siya. Ito, mas simple lang to. Parang dome lang siya na black, tapos parang meshware lang yung dome niya. And ayun, medyo may vintage vibe siya, pero nagko-complement lang siya sa space. As in, background lang siya. Hindi siya umaagaw sa attention, kaya perfect yun. So, that's it for our makeover today. Ayan, sobrang ako na happy sa kanya. Alam niyo ba, parang nung unang gabi na naayos to, nakabukas lang tong door, tapos maya-maya, sisilip ako, papasok ako, titignan ko yung itsura ng room, ganyan ang gawain ko dito. And ganun ako lagi pag may bagong kwarto. Pag may bagong ayos na kwarto, nakaupula ako and tinitignan ko siya. Hopefully, nagustuhan niyo yung makeover na to. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeover design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye!